Don't break the law. Don't ever break the law. Don't ever, ever break the law. Cause if you break the law, naku laking gulo. Don't ever, ever break the law. Sino ba yung mga na wala ng wedding sa Pampanga? Si Jerry Pilayo. Porky. Kasi Porky, tsaka si Karen, naniniwala ako na wedding. Pero metong. Metong. Alam mo, tanong natin lang. Kay kaparing Oka ako, para malaman natin. Bruce, no? Dapat mag-is natin dito si Oka. Eh, pagdating ng ibon doon, may pustangan eh. Galing sa Bulacan. Huwag mo lolo ko yun ang ibon ng Kandaba. Makukulong ka dyan. May batas dyan, no? Akala mo, minyo, hindi kita sasaluhin, ha? Ganitong araw, darating yung ibon. Kasi noong last month, Karen, eh, last month kasi, nagsalita kasi si Secretary Marohas. Na babalik siya within one month para tingnan kung talagang merong wedding o wala. Kasi nung nagpunta siya roon, meron daw mga tumataya para roon sa wedding. Pero sabi naman ng mga nasa militar tsaka sa police, ang PNP tsaka yung mga kwan, sabi, eh hindi naman ho wedding yan eh, STL yan. Yeah. Alam mo ba, Secretary Marohas, yung sa DILG mismo may wedding. Sa loob? May nangungubra. Alam mo, waiting yung sabi ni Karen eh. Yung music niya, waiting lang. May nalilalagay. Hindi ko bibiro si Karen. Mismo na lang ba sa bus station? Hindi ako nagbibiro. Waiting online. Ano ba naman, Bas? Ang pundasyon niyan, ang bubong, ang sahig, ang dinding, katas ng waiting. Ganon? Katas ng wedding? Katas ng wedding, yan. Anak ng wedding, oh. Yung building mo na tinatayuan ngayon. Mm. Wedding din. Kung ako kayo, aalis ako dyan. Dahil ang pundasyon niyan, wedding. Kakita na kayo ng jeep. Katas ng... Wedding. Saudi. Katas ng Saudi. Oh. Yan, kulang na lang lagyan ng paskil yan. Katas ng wedding. Katas ng wedding. Nakumbaya. Kayo, anti-wedding. Pero ang pinag-uupisinahan nyo, katas ng wedding. Ah, may-ari niyang Karen. Bakit sinabi mo katas ng wedding? Alam ko, Francisco, may-ari niyang Karen. Yung building. Tingnan mo, ikaw na lang madimanda. Ano? Si Adela may may-ari. Ayun, mami na. Mami na. Hindi, ano yun? Yung wedding, ano yun? Patay na yun. Patay na yun. Ang asawa ng polis. Yung attorney ngayon, sa nakapatid ni Elizabeth Francisco, yun ang nangangasiwa. Sigurado ka. Sila nangangasiwa. Ano mo magkabimandahan dito? Dalawang tanda. Okay. Sige na. Ako naman, purely anecdotal. May nagsabi sa akin, kaya sinisyal ko naman,
yung nagsabi sa akin. Ayun. Okay, sino naman yun? Yung nasa, sinishare ko lang with you. Kakayanin, kaya ni Mara. Sa akin naman yun, Karen eh. Dati lumapit sa amin yung judge na nalapitan anak. Nalapitan ka? Oo, nung tumahingin ng tulong. Ba, grabe ha? Yung anak ng judge, yung anak ng judge ni Adela ata yun, no? Yung namatay. Ay, Francisco. Oo, kasi yung kanyang nanay, yung namatay, ang asawa ng batang-batang pulis. Na kinuha lahat yung ibang kayamanan daw nila. Hindi naman kinuha, kundi sinier. Kinuha yung share, oo. Kinuha yung share, oo. Kwan talaga eh, valid yung kanilang kasali. Kasali yun eh, kasali. Sinasabi ko lang, sinasabi ko lang. Sinasabi ko para madinig niya, imbestigahan niya, dahil kung totoo yung mga nagsabi sa akin, eh mahalay naman talaga na kayo mismo lumalaban sa wedding eh nakatira sa lugar na ang nagmay-ari at ang pundasyon mismo ay wedding daw. Nako, Marahas. Daw pa lang. Ang may-ari kasi niya ngayon, si Atty. Adalia. No, I don't need your explanation. Ito nga, Adalia Francisco. Ngayon, nagkaroon ng problema dyan dahil yan ay asawa dati ng Robes. Robes? Ako, lumalim na investigasyon. Ano na yan? Baka makamit na tayo kung saan dyan eh. Basta sinasabi ko lang na na-investigahan nyo dahil kung totoo yan, mahalay. Pero marami kasi simbahan na naitayo nasa pera ng wedding. Oh, yun mo kayo kaya. Tapos matindi paratak mo. Makabata niyo kalawa. Totoo naman yun eh. Maraming simbahan na naitayo dahil sa wedding. Sa tulong ng mga magwiweteng. Ayun naman, hindi nyo inuunawa. Dinidiretso mo, Tony. Kaya nga sinabi ni Cardinal Singh na kahit kaninong manggaling yan. Sa demonyo. Basta. Oo, basta. Nakakatulong. Nakakatulong, tatanggapin ko. Okay lang. Napaka-ano namang ano yun. Oo nga, at saka kayo, ikaw, Nika, baka ikaw eh hindi pa alam na meron ng bago sa misa ngayon. Ano? May mga changes nga sa pagsasalita. Lord's Prayer. Eh, English na ang gagamitin, ha? Paano yung mga hindi nakakatindi ng English? English. Alam ko, kailan babalik? May ibang churches Latin na. So, English. English. Sa Latin? Na. English. Bawal na mag-amanamit? English na lang. Our Father ka na. Our Father. Our Father in heaven. Sa Latin na lang. Hindi tayo magkakaintindi yan. Ang mga matindi noon, nagdadasal yung mga hindi nakakaintindi ng English. Mamaya lang, matatapos na kayo. Bakit daw English yan? Eh, napagkasundo ng CBCT. Si English na. Okay. Eh, kailangan... Eh, paano yung mga Tagalog masses? Wala na, walang visa yun. Parang magtatagalog ka the whole masses, biglang Our Father. Kasi hindi ka naiintindihan ng itas. Sa Latin? Eh, English yung naiintindihan daw eh. Oh. Eh, paano yun? Nakita mo, pati si Pedro Calusad ngayon. Sa Latin? Ano na? English na. Si Pedro Calusad, ano na? Peter Cassiti. Pero baka tumayag na gano'n ang mukha nung Karen eh? Sino? Oh, bakit hindi niya papayag? Wala naman siya rito. Wala naman nakakita sa kanya. Wala naman nakakita kasi dumuha niya. Ano mukha niya? Wala nakakita sa kanya. Sana ko lang gumawa mo naman eh. Sa kanya nata kasi si Tubid. Tubid ba yung pangalan nun? Tubid. Ano siya, very angelic daw, na mukhang mabait. Kaya nung nakita siya nung pare, siya yung pinag-anyuhan. Parang nakakita na siya ng anghel. Parang ganun. Mahirap yun, ang padron mo, anghel. Eh, doon lang isa sinasabing bawal ang long hair sa Biblia. Pero sa lahat ng paintings... Mahaba ng buhok. Oo, oh, lahat ng buhok mahaba. Eh, di ba si Tubig niya puro tattoo na? Oo, sabi niya wag daw siyang tularan. Ano lang niya yun, happy niya sa katawan niya, pero wag daw gayahin. Eh, paano yun? Kasi hindi mo pwede yung, hindi pwede yung lagay sa santo. Katawan ang, yung mukha lang naman, ano ka ba naman? Porque yung... Tsaka ang nagiging santo, mga alalay ng pare. Kaya ikaw, Ben, magsakristan ka para maging santo. Oh, ka. Busy ka. May hawak kang teddy bear na ganyan. Tapos? Pwede, kasama nyo ngayon, oh. Nagawang pa-santo, no? Pwede, ang bait-bait dyan. Makasama mamaya. Bait-bait dyan. Bakit wala pa-santo, Karen, eh? Ayan, okay. Bakit wala pa-santo, sabi naman yung tayo, eh, Filipino. Aalis, na nandirito pa rin. Okay. Steady pa rin tayo rito. We'll be back, but we're just here. Medyo haharangan na natin ang good morning, Kuya. At papasok na tayo sa teritoryo ni Kuya. Doon sa Get It Straight, kasama ni Kuya. Dapat na ngayon, kasama natin. On behalf of Kuya Daniel Rason,
kasama ng barkada ng pondahan. Si dating senador po naman, Nicky Coseteng, with coach Renzi Bahar, dati pong PBA player, Shell and Alaska. 2001 and... 2008. Yan, si Coach... Bahar. Kasama po naman ni Kuya Daniel Razon sa Get It Straight with Kuya Daniel Razon. Bawal ang pikon!